Meron tayong bago sa garden. Binigyan ako ng sister ko. Sana magpakabait ka kasi ikaw yung pinakamahal. May panibago tayong kapamilya sa ating garden. Hindi nyo siya hahayaang matuyuan ng tubig. Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video ay meron tayong bago sa garden. Binigyan ako ng sister ko. Ayan o, yung plant rock. Yung sister ko pumunta dito para i-deliver yan. Sabi niya, bigay niya daw yan. Oh. Wow! Thank you so much, ate. At dumating na yung order ko kay Urban Flora. Andito, oh. Kailang mag-grocery kasi ako, kaya i-open natin madali. Tapos, eto guys, itong binigay sa akin ng sister ko na yan, ay ilalagay ko siya dun sa dulo, and then yung nakalagay sa dulo, ilalagay ko dito sa harapan. Dalawang layer to, at medyo mahaba, kaya gusto ko ilagay dyan yung aking mga succulents na nandito sa gilid. Babawasan natin yung mga succulents na yan, kasi doon sa bandang dulo, hindi gaanong maaraw. So, nag-i-etiolate yung ibang mga halaman ko or nagiging leggy. Pero ano naman yung mga nandun? Yung mga bago palang tanim or yung mga clava, yung mga K-pop or yung imported, ilalagay ko na lang dito sa harapan. Kasi mas gusto kong pagka nalalabas ako, may touch of succulents dito sa harapan ng bahay. Which is eto nga. And then, ayun, meron din mga succulents doon. Kaya gusto ko siyang ilagay. At saktong-sakto to para doon sa dulo. So, excited ako mamaya. Mamaya ko na siya gagawin pag uwi ng bahay. Na 3:30 na ngayon at kailangan makabalik ako dito sa bahay before 5:30 or 6 o'clock. So, hindi ko na-expect na bibigyan ako ng sister ko nun. Sweet-sweet. Thank you. At hindi kasi siya kasya doon sa ano niya. Sa bahay niya. Doon sa paglalagyan. Tapos, binili niya pa yan sa ano. Tawag doon sa Divisoria. Pupunta sila Divisoria para lang bumili ng plant trap. So, binigay na lang niya sa akin. Bibili na lang daw siya ng bago. Ito yung na-order ko na matagal ko nang hinahanap. Meron na ako nito sa garden. Kaya lang hindi siya ganitong kalaki or hindi siya, ano pa tawag doon? Hindi siya makapal. Parang single stem lang siya. Pero itong in-order ko sa kanya, medyo malaki naman. Pakita ko lang na mabilisan sa inyo. Yan. Wow! Ito yung una. Yan. Yung pangalawa. Request ko yun. Sabi ko baka sakali magkaroon siya. Tapos nagka-meron nga. Ay, ganun din. Ganda ng color niya. At dati, bumili ako nito local or yung sa Benguet na bibili. Yung makapal na rin. Tapos nung naparami ko, kasi madali lang siya alagaan. Pinamigay ko kasi kala ko noong bago siya mag-pandemic, madami pa mabibili. Kaya lang nung nag-pandemic, wala na akong makita nito. Or meron man ako nakikita nito, single na lang. Gusto ko yung medyo papuno pa eh. Naghahanap ako ng parang papuno. Eto, huling order ko na lang sa kanya to. Kasi sabi ko baka sakali na may extra siya. Ayan o. May ganito naman na ako. Pero para may kasama yung isang ano ko, black tie. Ayan o. Thank you! Ito ay si Soldier. Choco Soldier ba? Oh, si Choco Soldier ito. Mabalahibo. Tapos next. Last na. Hindi pa ako naka-order sa kanya nung potting mix niya. Sa susunod na mag-order ako ulit ng halaman. Meron din siyang binibenta guys. Check nyo yung kanyang page. Ito yung pinakamalaki sa nabili ko. Kilala nyo ba siya? Ayan, ang cute. Meet my emerald. Ayan yung emerald na nabili ko sa kanya. Ito yung parang pinakamahal kong succulent. Yes. Oo, natalbugan na niya si ano, crested baby ko. Ito yung pinakamahal ko na succulent. Siya. May pagkakahawig sila ni imbricata or ni rose cabbage. Pero pag tititigan mo talaga, magkaiba sila. Sana mabuhay ka. Sabi ni Urban Flora, madali lang daw tong alagaan kasi meron daw siyang ganito. At hindi daw nagbabago yung color niya. Sana. Tanong nyo na lang po siya kung magkano nila binibenta to kasi nakalagay naman yata yung presyo doon sa kanyang page. Alagaan natin yan. Thank you po! At mag-grocery na tayo. See you later guys. Bye! Okay, bye.
Tingnan niyo yung ginagawa ko ngayon. May mga flower stalk siya ng carnivorous plants ko. Ito, sariwa pa, oh. Natanggal ko na. Kasi ayoko nung may flower stalk, kaya tinanggal ko. Sana pala, pinatuyo ko muna ng konti katulad nito. Bago ko siya tinanggal. Eh, tingnan nyo. Hindi ko alam kung may tumutubo na dito. Pero dito ko kasi inilalagay yung mga... Pakita ko sa inyo yung carnivorous plants ko. Ay, lagyan ko muna to tubig. Yung tubig na nilalagay dito, guys, ay... ano, distilled. Kailangan distilled water. Tapos wala tong butas. Pwede rin rainwater, pero huwag kayong gagamit ng tap water. Kahit nasabihin nyo na, ano ba yun, napares nyo na siya ng 24 hours, hindi siya po pwede. Hindi ko pa siya naaaral gaano, pero pang beginner pa lang yung mga carnivorous plants ko dito. At paubos na po. Ito na lang po yung aking mineral dito sa bahay. Ito yung mga tinatanggal ko dito. Ayan. Pakita ko na sa inyo. Ayan yung ginagawa ko. Madilim na, diba? Kasi napagod ako dun sa pag ano ko eh, sa paglilinis ko dun sa garden. At meron na siya na mga may damo. Meron na siyang mga, pag nagkikita kayo ng mga tuyo doon sa ilalim, ang gagawin nyo lang dyan ay, for example, ito, natuyo na siya sa ilalim. Yan, tatanggalin nyo lang siya. Tapos dito ko siya ilalagay. Yan, dapat mas marami pa tong tubig eh. Bukas, bibili na ako ng mga ano, kailangan ko. Kaya pala namatay yung binigay sa akin ni Andrew Brizola, kasi ginagamit ko sa kanya is tap water, which is hindi maling-mali. Kailangan sa kanila i-distilled. At ano to ha, kumakain siya ng mga kulisap. Ayan, itong mga tinatanggal ko na yan, tutubo yan. Yun nga lang, medyo matagal. Nakalimutan ko na kung magkano, pero pang beginner tong mga binili ko eh. Ayun, hindi ko alam kung bakit ayaw niya mag-focus ngayon. Basta yan. Tama na to. Kanina pa ako nagaganito eh. Pinakita ko lang sa inyo. Dapat pag mag-aalaga kayo ng ganitong mga carnivorous plants, hindi nyo siya hahayaang matuyuan ng tubig. Tingnan nyo, oh, may tumutubo na siya na bagong baby dyan. Saka ko na siya aayusin, or ayusin na natin. Ang pangalan niya ay si Indica Red. Ano? Ayan. Napaka ano nito eh. Napaka matrabaho. Yan. At konti na lang yung tubig niya. Bukas pa ako bibili eh. Dapat palaging half inch ng tubig dito ang ilalagay nyo. Huwag nyo siyang hayaang matuyuan. Kung hindi ay mamamatay sila. So ayan, at tapos na po yung ating ginagawa pagka grocery natin or pagdating natin dito sa bahay, at ganito na po yung itsura niyan. Hindi ko alam kung kita nyo ha, kasi ano eh, madilim na, 7 o'clock na ng gabi. Kita ko nga ng ayos. Sana pala meron pa ako ditong additional na tatlong dugong, no? Kasi dalawa lang yung nabili ko dati kay Doris Cactus, pero bibili ulit ako yan. Hindi ko pa napadala yan sa probinsya, kaya itinanim ko muna kasi nag-ECQ. At ito yung malaki. Well, palagi nyo namang nakikita yan. Ang ganda-ganda na ng ating garden. Thank you, ate. At di ko binuksan yung ilaw dito na ano, yung last ko. Ang sarap tumambay dito. Oh my God, may daga. Ayan na, ayan na. Bye-bye! Bagong ligo. At ito yung mga kalat ko. Ayan kasi mga pinagpipilian ko na ilagay. Pero, tingnan nyo rin to. Ayan. Ang ganda na nilo. Parang kulang pa, charot. Ito, ang inilagay ko dyan ay yung mga mababalahibo, yung mga tomentosa, kutili doon. Hindi pa siya lahat. Ay, may kutili doon ba dito? Wala. Tinanggal ko yung kutilo doon, andun. Doon ko nilagay. At ito, yan yung mga binigay sa atin ni Ella Succulent. Thank you so much po, Ella Succulent. Ayan, halo-halo na yan. Tapos meron ako dyan yung mga binili. At ang ganda niya tingnan. Puting-puti. Saktong-sakto. Well, hindi magkapares kasi cream ang color ng wall natin. Tapos white na white yung sa ano, sa plant rack. Ipapakita ko sa kanya yun soon. Baka biglang bawiin. At meron pong bagong ligo dito. Cookies! Dito tayo mag-shout out sa bagong background. Baba ka na. Hello. Doon ka na. Baka tumakas to eh. Kasi nakatakas siya sa gate. Nakalaking gate namin. Tapos bigla siyang lumusot doon sa ilalim. First time yung kahapon. Tapos inulit niya ulit nung bandang hapon. Buti nakita namin sa CCTV kung nasaan siya.
So, ayan. At syempre, pagkatapos natin gawin yan, ay, nagugutom na ako, kakain ako dahil hindi pa ako nag-aalmusal, hindi pa ako nagtatanghalian, hindi pa pala ako uminom ng tubig, Diyos ko po, kaya pala ako nauuhaw. So, ayan, syempre, bago tayo mag-end ng vlog, ay, mag-shoutout muna tayo. Hawak ko kayo ha, kasi nasira yung tripod ko. May gusto ako ditong ilagay sa wall, yung parang, yung macrame, kaya lang, pinag-iisipan ko pa kasi yung mga pots na ilalagay ko medyo malalaki dun sa macrame. At mag-shoutout na tayo. Diba sabi ko sa inyo pupunta tayo sa garden shop? Hindi ako nakapunta kasi nagmamadali kami pag-grocery. Hindi na rin ako dumaan kasi paggabi na. Shoutout po kay Patty Paige Edan ng Batangas. Hello po! Kay Merly Rangel o Rangle. Kay Charito Ojeda ng Bulihan Silang Cavite. Kay Elizabeth Ordineta ng Katanuan, Quezon. Kay Ilagan and Barikil Family ng Kabuyaw, Laguna. Kay Lydia Magbanwa ng Caloocan City. Kay Marina Implio ng Italy. Kay Paul Acosta ng Nueva Vizcaya. Kay Lilibet Salido. Kay Priscilla Javier. At kay Victoria Valdepena at Abigail Schoolyard. Thank you so much po sa panonood sa ating vlog. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelara, if you want to. And also click the bell para manotify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!